Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to, ituturo ko kung paano gumamit ng digital input at analog input ng inverter o BFD. Tanggalin ko lang itong cover. Okay, so ito yung digital input natin at analog input. Ito pa rin yung huling setup dun sa huling video natin sa BFD. Na bago jug okay, napindot yung forward pag ano, pag natakbo siya kung saan yung nakaraang video yung ano, yung speed control yung maximum nito, tapos yung acceleration tsaka deceleration o rising velocity tsaka descent velocity ng inverter nito, ng jug tsaka tong main. So nakokontrol natin siya ngayon dito sa panel. Dito rin natin na-adjust yung speed niya. Pero pwede nating hindi to gamitin at maglagay tayo ng mga switch dito. Kung titingnan natin yung diagram. Diagram ng 80-1 ito. So yung common, maglalagay lang tayong switch papunta sa X4, X6, X5, X4. So, yun yung natapos. Yun yung input niya. Digital input. So, common ang i-connect natin sa kanya o ground. Ibig sabihin, syncing siya. Okay, tapos yung terminal description. Ito yung default. So, kung titingnan natin dito, yung X1 input port 1, speed 1. X2, speed 2. Speed 3. So, yun lang din. Short port X3 and COM. Input signal to be effective yan. Tapos, ito. Yung X4. Yung X1, X2, X3 sa speed control. So, mamaya testingin din natin yan. Ito yan. Speed control. Ito. So, merong 7 setting. So, mamaya na yan. Okay. Dito muna tayo. Bago X4. Forward rotation control switch. X5 input port 5 reverse rotation. Input port 6 reversing switch. Okay, wala siyang start try stop, pero testing natin dito. Itong switch na gagamitin natin, itong switch na to ay toggle switch lang. So single pole single throw. So dating switch ko to sa solar ko. Okay, yung kulay blue nasa gitna na lahat. Naka common na siya. So, yan ang pupunta sa COM natin. Dito sa COM. Siya yung pupunta diyan. Tapos kada switch, pupunta tayo sa input X1 to X6. So isa-isa natin. So ngayon, itong asul pupunta sa COM. Ayan, nasa COM na siya. So kahit alin naman sa dalawang COM na yan. So ito COM din. Internally connected lang naman yan. Unahin muna natin gamitin itong switch na to. So, itong brown. Lagay natin siya sa lubang maganda. Input forward rotation, X4. Okay, lagay natin sa X4 itong brown. X4. Okay, nasa export na siya. Tapos kunin natin yung reversing switch X6. Itong isa naman, itong pula. So ito yung forward, ito yung reversing switch. So nasa X6 na siya. So ito yung export, ito yung X6. Okay. Wala tayong ginagalaw sa parameter niya. On ko muna. Okay. On. Wala. Reversing. Wala. Okay lang yon. Run. So, nandito pa rin yung control. Kailangan natin magbago sa parameter. Parameter na babaguhin natin. Start-stop control. P11. Ang default niya, nasa panel keyboard. Ililipat natin sa external port. Okay. Program. P
7. Nasa 0, lalagay natin siya sa 2. Okay. Run. Wala na. Hindi na nagana dito. Pero yung potentiometer, nagana pa rin. Okay, run ko to. So, ito yung X4. Okay, on. Ito, reversing. Wala. Pero, mapapansin natin, naka-forward siya ngayon. Pag inon ko to, pupunta siya sa reverse. On natin. Naka-forward, i-reverse ko dito sa switch. Balik ko. Reverse. Off ko. So, kailangan tong X4 para wander siya. Okay. Ngayon, subukan natin tong X5. Yung X5, import port 5, reverse rotation. Okay. Kuha tayo ng isa dito sa tatlong to. Okay. Nakakabit na siya. On ko tong reverse. Naka-forward siya ngayon. Ayun, automatic nag-reverse, sabay run. Click itong reversing switch, yung X6. Wala. Forward. Wala rin. Okay, off ko to. On ko yung forward. On ko yung reverse. Yung bumalik na. Reversing, wala. Off. On ko yung reversing. Maka-reverse siya. On ko ulit yung reverse. Wala. So pag yung reversing, baliwala yung X6, yung pag forward, start to reverse siya. Ito start forward, ito reversing, baliwala. So itong dalawa lang pwede natin gamitin. Okay. Op. Sa input lang yun. Pero yung frequency, dito pa lang tayo nag-a-adjust sa potentiometer niya. Pag in-stop natin dito, wala. So priority na yung external input o digital input. Okay. Ngayon, ilabas naman natin tong external analog voltage input. So ito yung analog voltage input. COM BL1 tsaka dito 5 volt itong model na to. Okay. Lagyan natin siya ng potentiometer. Stop ko muna. Dito meron akong 50k potentiometer. Ay, may power pa rin siya. Patay na yan. On ko nga. Ayan. Ayan, nahimatay na. Ang lakas na charge ng capacitor niya. Kaya niya pang magpatakbo ng konti kahit patay na yung power. Okay, dito ko siya lalagay. So ito yung BL1, 5 volt, tsaka COM. Yung BL1 dapat nasa gitna. Siya yung adjustable. COM tsaka 5 volt, nasa dalawang gilid. Okay. So dito muna tayo sa COM na to. Dito ko muna siya ikakabit. Okay, nakakabit na siya. Bali, itong unang pin, sinama ko lang dun sa COM. Tapos yung gitna, BL1, tsaka 5 volt. Itong SPI, hindi ko pa alam kung para saan yan. Tapos subukan natin i-adjust. Wala, ito pa rin. Kailangan pa rin natin itama sa parameter. So dito naman sa P10, working frequency source, 1 ang default niya, yung panel potentiometer. Kailangan natin siyang ilipat sa external analog signal. So lalagay natin sa 2 yung P10. Sa 1 siya, lagay natin sa 2. Okay. Adjust ko dito. Wala na. Dito. Okay, baliktad. So baliktad lang siya. Pakanan niya, bababa. Pakaliwa. So, ito na yung susunod niya, external 90 na to. Bago hindi na rin tayo nagro-run, tsaka stop dito. Yung jag, wala rin. Hindi na rin nagja-jag. So, programming na lang ang forward reverse, hindi rin.
Pero yung current okay. Ibang display nakikita pa rin. Nga lang baligtad. So dapat sa kanan yung common. Pagpapalitin lang yung common tsaka 5 volt dyan. So kung 5 volt to ngayon, itong pin na to, dahil sa com sya. So itataob natin. Pero wag na muna sa ngayon. Testing natin. On. Tapos tinaan ko. Okay. So ganun paggamit ng reversing. Digital input tsaka analog output. Ah, analog input pala to. Okay. Tapos ito reversing. Wala. Ito. Ito. Reversing. Okay. Ngayon, ito 50k na potentiometer. Okay, meron pa isa dito. Ito naman 100k. Nilagyan ko na siya ng wire. Tanggalin ko lang to. Wala yung analog niya. Nag-zero siya. Pero hindi pa rin ma-adjust dito. Itong unang pin o itong kanan, imbis na sa com natin lalagay, lalagay natin siya sa 5 volt. Sige, pang umuna itong com na to. Ito yung 5 volt. Tapos yung itong gitnang pin, lalagay natin sa BL1. Ito yan. Tapos itong kanan, lalagay natin dito sa com. Dito na sa dulong com na. Wala namang problema yan. Nagkaroon na pala siya ng 60. So ito, 100k na potentiometer. Makasagad siya sa kanan, kaliwa ko. So okay pa rin siya. Run, wala. Hinaan ko sa potentiometer. Run ko dito. Forward. Okay. Okay. So ganun ang paggamit ng external potentiometer. Oh. Yung kaya to may ganito, yung mga remote, halimbawa, nasa nakatago to nasa loob ng panel. Nakalabas lang yung mga switch. So, diyan ginagamit, diyan gamit yung mga digital input tsaka analog input. Okay? Pero subukan din natin yung speed control. Yung X1, X2, X3. So mukhang maganda kasi siya. Ito na rin yung kung nakikita natin yung speed setting na pito. So speed setting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung main rising velocity yung nakaraang video natin. Merong first rising velocity hanggang 7 din. Ganun din sa descent. Bago sa overload niya. Sa main current overload, sa current overload meron din. So 3 ampere ang setting nito. So 3000 milliamps ay equivalent sa 3 ampere. Meron din siyang first, second, third, fourth, fifth, sixth hanggang seventh. So mapoprogram siya separately. Baka tayo punta sa speed control. Tignan muna natin ibang setting. Kapares nito. So meron nito dito. Minimum frequency. So PO5. Ang default niya ay 0. So yung PO6, yun yung adjustment natin dito. Yung max. So sa PO5, yung minimum naman. Lagyan natin sa program. 5. Enter. Tapos, ito yung pakaliwa para yung nagbiblink lumipat dun. Gawin natin 10 lang. 10. Okay. Program. Okay, nasa 0 pa rin. Ang sagad niya 60 pa rin. Start natin. Hinaan ko sa potentiometer. Okay, pag 10 hindi na siya naandar. Pag mababa sa 10. So yun yung minimum. Okay. Stop. Tingnan natin ulit. Adjust natin. PO5. Gawin natin o 20 lang ang max.
Minimum frequency 0 to 400. Bakit hanggang 20 lang siya? Ayaw. Hanggang 20 lang sa PO5. Start ko dito. So sa 60 start yan. Pag binabaan ko sa 20, tigil. So gamit to sa mga ano, sa mga mabibigat na load ng motor. So sa 20 hertz pa ba, irap na irap na yung motor. Pati yung frequency drive natin mahirapan. Kaya nagsiset ng minimum frequency. Okay, dyan gamit yan. Okay, tingnan natin yung isa. Kapo muna. Yung PO7, yung minimum operating. Kaya na minimum frequency ngayon, minimum operating. Okay, PO7. Zero. Lagyan natin ng minimum operating 30. Sagad na yan sa 30 bago pag inangat natin yung max natin. Okay, ito yung minimum tsaka maximum. So hindi na tayo makapagbaba pa sa 30. Pinaka minimum speed nya na yan pag naka-start tayo. Maximum 60. Okay, so ang minimum P7, ang maximum P6. Dito, ma-adjust natin. Kahit ibalik natin dito sa control dito, ano ba yung control dyan? Working frequency P10. Tingnan natin kung ma-adjust natin kung kahit buhay, P10. Tingnan natin, balik natin sa panel potentiometer 1. Ayaw, P10. Yon. Nandito na ulit siya. 60 yan sa God. Ang minimum 30. So baliwala na dito. Okay. Stop. Yung stop nandito pa rin. Wala pa rin dito. Dito pa rin. Okay, yung PO5 tsaka PO7 binalik ko muna sa default, sa 0. Dito tayo sa input sa speed control. Mukhang nakakatawa kasi ito eh. Dito meron tayong speed control. Speed input 1, speed input 2, speed input 3. Tapos meron siyang dedicated. So ang ibig sabihin yan, 0 means input port connected to COM. So pag naka 0 to, ibig sabihin naka on tong switch na to. Pag naka-1, hindi naka-on. Hindi siya connected sa COM. So, ito yung tatlong yan kasi. Itong X1, X2, tsaka X3. Speed 1, speed 2, tsaka speed 3. Ito yan. Speed input 1, speed input 2, tsaka speed input 3. Okay, tatanggalin ko na yung reversing switch bago lalagay ko to X1, X2, X3. Ay, nakakabit na siya. Yung brown na sa X1. So, ito yung brown na yan. Ito. So, ito X1, X2, X3. Tingnan natin. 45. Ayos. Yun nun ko lang yung isa. Naka-off yan dito. Tsaka off. 35. 15. Baba natin gitna. 25. 30. Patay lahat. 0. On. Okay. So pag naka-off lahat, ibig sabihin niya 1. Nasa main speed tayo. So naka-off yung X1, X2, tsaka X3. Naka-off yan. Ibig sabihin niya nasa main tayo. Nagagalaw natin to. Tingnan, gagalawin ko to. I-on ko yung X1. Magpa-45 siya. Tapos hindi na nagalaw yung potentiometer niya. So pag naka-1 yung X1, naka 0 yung X1, ito ibig sabihin yan. 0 yung X1, speed 4 siya. 30. 0-1-1, ba't ganun? Speed 4. 0-0-1, 35. 0-0-1, 20.
111 yun, tumama. 15, kamali ako, niloloko ko nito ah. Naka on lahat, ibig sabihin, so typo error to, dapat to naka 0 kasi pare siya sa mino, lahat to 0, nasa speed 7 tayo. Pag inup ko to, magiging 001 yan, 20 dapat. At doon 35. Double check natin. Ang 35. Okay, mali. Ang mali ako ah. Hindi ako mali. Yung diagram ang mali. Input port sa X3, X2, tsaka X1. Speed 1 yung X1. Speed 1 yung dito. Pag naka-on to, 001 dapat 20, pero ang nangyari 135 siya, 100. So etong check natin, ito speed 1, speed 2, speed 3. Pag inon ko tong speed 1, 30, 011 yan, yun tama, 011 30. Speed 2, 001 20. May baligtad lang dun sa diagram to. Pero mapoprogram din natin yan, X1 tsaka X3. Tingnan na natin dito. Ang X1, ito yan, X1 binding post multifunction P50. Ang default niya 13. Speed input 20 natin, P50 program. P50. 13. Sira ulo to ah. 13, 14, 15. Gawin natin tong 15. Gagawin natin siyang, isa-swap natin siya sa 3. Saan 3.15 ang input? Ayan o, speed input 3.15. Enter. Balikan sa P50 yun. So bago yung P52, itong P52, gagawin natin 13. Ewan ko kung sila may mali o ako may mali. Okay, tingnan natin yung speed niyan. Off lahat. Off lahat, nasa main speed tayo. Lahat, ito yan. Pag naka-off lahat, dito tayo sa main speed. So dito tayo sa adjustable. Pag inon natin yung input 3, magpo 45 tayo. Input 3, 45. Ito yan, input 3, nagpalit ko na siya. Tama. 0, ang pag naka-on, 0 kasi connected siya sa ground. Tapos off natin yon, on natin yung gitna, dapat 40. Off, on. Start nga natin dyan. So, tatakbo siya sa 40. Gawa dito. Kaya ito patayin. Nasa ano siya, tawag dito. Control, nasa main tayo. Pag inong ko to, ipik siya sa 45. Ipik siya sa 35. Pick siya sa 15, 25, 30, off lahat. So dito, balik tayo dito. On lahat, 15, reverse. So ayun din yun. So nasa 15 tayo ngayon, ibig sabihin, ang section speed, naka-on lahat, 15. So 0 to, mali to. So ganyan yan, 0 yan, hindi yan, 1. Tapos yun nga, mali itong, ito magkabaligtad yung X1 tsaka X3. So binaligtad ko lang sa programming. Okay? So na-adjust natin lahat sa programming. Ito, balik tayo sa main.
dito wala gawa ng ang tag dun P11 ba yun? P external P10 nasa 1, lagay natin sa external ulit 2. So ito na ang susundin niya. Kapag nasa main tayo, ito susundin niya. Pero pag ino natin to, yan, nagbabago. So maganda siya yung speed control niya. So ito yung kombinasyon ng tatlong speed input, X1, X2, tsaka X3. Pero pwede rin nating i-tag dito, i-program yan. Halimbawa, stop natin dito, walang stop. Dito pa rin ang stop natin. Tingnan natin lahat ng switch. Halimbawa, sa ngayon, ito yung run natin. Run. Run tayo, sumababa lang tayo. Sumababang speed lang tayo. Ito yung run natin. Ito yung reversing switch. Reversing natin. Yun nga palang, kada input, speed input, pwede rin natin baguhin. Dito. Working speed. So ngayon ang paglaruan lang natin yung default. So pwede tayo dito. Halimbawa, kung gusto nyo mag-overspeed sa setting number 1, gawin yung 95. So depende sa pangangailangan. Pwede itong baguhin lahat. Naisa-set yung working frequency ng kada speed setting. Ganon din sa rising velocity o acceleration. Lahat sila may kanya-kanyang rising velocity tsaka descent velocity o deceleration. Tapos sa ngayon, ito yung reversing switch natin. Ito yung forward. Pwede natin pagpalitin. Sa ngayon, ito yung X4 natin. Yung forward reversing. Forward rotation. Bago yung isa X6. Yung reversing switch. Ito. So, pwede natin baguhin yan nang hindi tayo gumagalaw sa wiring. Dito yan sa yung X4 muna. So, dito kung makikita nyo. Sisimulan sa P50. So, ito yung pagpipilian dyan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 20. Bago, yan yung pagpipilian dito sa mga multi-input. So, ang P50, multi-function input 1. So, X1 siya. Ito yung, ito, yung pinalitan ko kanina. Ang default niya, 13. So, dun nga siya sa speed control. Ang 13, kung titingnan natin, section speed input 1. Okay, dito. Pero ang target natin ngayon itong multifunction input 4. Itong 4, P53 ang program niya. Tapos ang 4, ang default niya, yung katapat nasa number 5. Ano yung number 5? Wire forward operation. Okay. Bago yung 6, nasa yung input 6 natin. P55 nasa 9. So ang 9 ay wire reversing switch. So, pagpapalitin lang natin yan. Pwede. Nang hindi tayo nagagalaw ng wire. Okay? Punta tayo sa P53. Sa multifunction input 4. Program P just 53. Enter. Nasa 5 siya ngayon. So, gagawin natin siyang 9. Pagpapalitin natin silang dalawa. Enter. Tapos punta tayo sa P55. Punta tayo sa P55. Gagawin natin tong 5 naman. Enter. Okay. So sa ngayon, kanina ito run natin. Wine, hindi na. Napansin nyo, nagre-reverse forward na to. Siya na yung reversing switch. Ito na yung start. Ito na yung reversing switch. Lagay natin to, lagay natin sa mga tulin yung okay, ito na pala yung potentiometer.
Okay. Reverse. Forward. Okay. Stop. So ganun din yung dito sa tatlong to. Hindi naman necessary na speed input 1 yung X1, X2, X3. Pwede natin gawing start stop yung input 1. Pwede natin gawin tong start. Hindi siya sa speed control. Pwede natin tong gawing reversing switch. So meron pa yung ibang pagpipilian dito. Pwede rin tayo maglagay ng jug. Forward, jug, reverse. Emergency stop. Relay control. So marami pa. Reverse switch keying. Speed input. Keying forward, keying forward switching. While reversing, error reset signal. Reservation. Okay. So marami pa. So ang point lang naman dito, ang BFD o ang inverter, yung programming iba-iba sa manual na kasulat lahat yan. So ganyan po ang paggamit ng digital input tsaka analog input. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba, sasagutin ko. Kung gusto niyo tong video na to, paki-hit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo naka-subscribe. Thank you.